Ano ba ang IPOAN, also known as filial 1 hybrid? Is the first filial generation of offspring of distinctly different parental types, or it's denote breeding a pure breed to another breed. Para magkaroon tayo ng IPOAN, kailangan mayroon tayong isang pure breed na rabbit. Tulad sa picture na to, ito ay isang pure breed na New Zealand rabbit. Pag ang isang breeder pinag-cross ang dalawang lahi ng rabbit, dito lalabas yung terminology na hybrid. Para makaproduce ng IPOAN, kailangan pure breed yung isang rabbit tapos i-breed mo siya sa ibang lahi. Example, yung pure New Zealand rabbit, i-crossbreed mo siya sa Californian breed. Ang labas niyon ay IPOAN. Kasi itong mga New Zealand at Californian, ito yung mga rabbit na ideal for meat type. Kasi itong klaseng mga rabbit, maliit yung mga buto nila, and the same time, marami silang laman. Maraming mga haoxiao or yung mga pig breeder ngayon na huwag tayo magpaloko dahil ito ang gagawin nila. I-breed nila yung pure New Zealand sa local New Zealand natin sa Pilipinas, yung mga local na rabbit natin. Tapos sasabihin nila sa mga kawawang baguhan na breeder na IPOAN yung anak. Yun ang binibinta nila. So doon natin makita yung pangluloko sa kapwa. Dahil hindi po IPOAN ang resulta pag pinag-crossbreed mo ang pure New Zealand sa local New Zealand, yung rabbit natin. Dahil ang labas noon ay upgraded lang. Bakit upgraded? Kasi ang local New Zealand natin, yung rabbit natin sa Pilipinas ay maliliit na rabbit. Tapos ang pure breed New Zealand ay malalaki. Therefore, ang anak nila ay hindi na maliit dahil malaki ang tatay ng rabbit kasi pure yun. Kaya, ang tawag dyan, ang tawag sa anak nila, upgraded, hindi IPOAN. So, yun po ang katotohanan. Sa mga baguhan na mga breeder na katulad ko, kailangan na pag-aralan muna natin bago tayo papasok sa pagrarabitan. Dahil, katulad nitong business, kasi porkit uso ang business ipapasok, makiuso ka din. Hindi po ganun. Kaya, bago tayo papasok sa isang bagay, pag-aralan natin para lamang tayo. Lamang kasi yung may alam ka sa bagay na gagawin mo, di ba? Ngayon pa, mayroon ng Google. Isang type mo lang sa Google. Wala na. Yung information na gusto mo, lalabas na, automatic na. Karamihan sa Pilipino pa naman, tamad magbasa. So, di ba? So, para hindi tayo maloko, mag-research tayo. Mag-research tayo para may knowledge naman tayo sa gagawin nating negosyo tulad nito, pagrarabit, di ba? Sa mga baguhan na bumisita sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-like at saka mag-subscribe at pindutin yung notification bell dahil ang palagi natin topic dito sa aking YouTube channel is about rabbit farming. Basta lahat ng mga livestock, yan po ang itatopic natin. Pero nakafocus ako ngayon sa pagrarabit dahil mag-i-start na po ako mga next month about rabbitry farming. Sa susunod kong mga video, isishare ko po sa inyo yung mga terminology ng mga rabbit. Kung ano yung tawag ng babae na rabbit at saka lalaki na rabbit. At saka yung mga hindi dapat gagawin sa ating mga rabbit. Especially yung mga rabbit na pangkarni. Kasi masilan po alagaan yung mga rabbit na yon. Ano yung mga tamang vitamins, ano yung mga pakain. Ano yung gagawin nila pag sila'y nagkasakit, ano yung mga organic na mga
gamot na pwede natin i-apply sa kanila para gumaling yung ating mga rabbit. So abangan nyo po mga karabbit ang aking susunod na mga video, dahil mula ngayon about pagrarabbit na po ang ipapalabas ko sa aking YouTube channel. So hanggang dito na lang po mga karabbit.